Magandang araw, ako po si Sir Ariel, ang IELTS lover ng EdTech Unit. Narito po ako para sa isang napakagandang balita at upang magpaalala na ang kinabukasan ay mas gaganda at uulat kung ang lahat ay patuloy na mag-aaral. Sa edukasyon sa ating bansa, tiyak na walang maiiwanan sa pag-abot ng mga pangarap. Kaya naman ang Department of Education ICTS Educational Technology Unit at Alternative Learning System Task Force ay nagtutulungan sa pagkakaroon ng IELTS Tech Empowerment Program upang maihatid ang excellent quality education sa ating mga IELTS learner and teachers. To easily deliver the lessons from the modules and other references, we will provide tablet PC as part of the DepEd Computerization Program to all IELTS teachers and orientation on the use of these packages. To deepen the pedagogical use of information and communications and technology in delivering instructions, there are training workshops on the use and curation of Open Educational Resources or OER, Google and Microsoft productivity tools, creation of video lessons using PowerPoint presentations and KineMaster, and on ebook or e-magazine development. To create an avenue for remedial lessons that is open to all learners, teachers, and parents, we will have the eTulay free online tutorial and mobile eTulay, where we will visit remote schools to feature the best practices of our IELTS teachers and learners. Sa mga out-of-school youth and adult, laging tatandaan na may pag-asa upang makapagpatuloy sa pag-aaral. May IELTS para sa inyo. Ang edukasyon ay para sa lahat. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang eTulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang eTulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating eTulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming eTulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Fantastic Friday everyone! Kamusta kayong lahat? So muli, nagbabalik ang inyong tutor saya, Tutor Tastic at Tutor Kulit na si Tutor CJ. I am a teacher from Olongapo City National High School, Schools Division of Olongapo City, and a DepEd teacher and a DepEd TV teacher broadcaster. So kamusta ang lahat? So don't forget to follow my FB page at Ginoo CJ. So dito sa page makikita niyo lahat ng mga napag-uusapan natin dito sa tutorial na to. And also, kung meron kayong mga tanong regards dito sa ating asignatura, maaari niyo akong i-personal message at sasagutin natin. Yan, no? So before we start to our tutorial, may I request everyone, batiin muna natin ang bawat isa ng sa pamagitan ng pag-type sa inyong mga sa inyong mga laptop ng hashtag Fantastic Friday. So bumati muna tayo. So good afternoon kay Raven Gagliarda Relativo. Good afternoon po. So watching from San Isidro Integrated National High School, Lipa City, Batangas. Hello sa mga taga Lipa City, Batangas.
And of course, good afternoon, Tutor CJ, watching from Olongapo City National High School. Hello, sir. Sent by car. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Hello, good afternoon po, Melan Gugaw. Sorry for that. So, good afternoon po sa'yo. A fantastic Friday po. So, I would like to say hello also to our gorgeous and supportive department head of PLDH department, none other than Madam Carolina Ortiz Barrera. To our mother of school, Olongapo City National High School, our very own gorgeous and very supportive principal, Dr. Soledad E. Pozon. And last, to our educational program supervisor and top line ng EPP, TLD at TBL of SDO Olongapo City, none other than Sir Jonathan F. Bada. And to all viewers, guro ka man o estudyante, a fantastic Friday to everyone. So yon. So bumati muna tayo ulit. So good up, a fantastic Friday, Bino. A fantastic Friday po, Melanie Giao. Okay po. So bago ang lahat, so dumako tayo sa ating, bago tayo dumako sa ating talakayan sa araw na ito. So for our some reminders, so prepare your pen and notebook of course, and be active and participate through utilizing the comment box. Okay po. So good afternoon, Clarence and Matamawaran. Okay. So, okay, let's have a review. So, bago tayo dumako sa ating main topic for this day, let's have a review yung ating napag-aralan noong nakaraang Friday. Ang napag-aralan natin on how to assist and escort the guest to his room. So, napinag-aralan natin yung mga step-by-step, yung proper standard na ginagamit sa mga hospitality industry. Okay, lalo especially the hotel. So ngayon, our review, so this is our direction. Arrange the following steps on how to escort guests to his room. Then write this corresponding sequence number on the space provided. So meron tayong 10 steps dito. So pagkasunod-sunod din natin sila dito, ano nga ba yung unang step? Pangalawa, pangatlo, hanggang pang-10. So syempre, ang gawin natin, unahin natin yung una. Sa 1 to 10 na dyan, ano ba ang first steps dyan? Hello, good afternoon po, Ma'am Max Moto. Malamig na hapon. Oo nga po, ang lamig rin talaga. Sobrang lakas ng ulan dito sa amin. Alright. So, sige, sagutin nga po natin ating review. Ano nga ba ang unang step sa escorting the guest to his room? Ano ba ang unang step dyan? Okay. So, habang hinihintay natin yung mga kasagutan. So I hope dumating man yung bagyo dito nakaraan, di ba? So naranasan natin lakas ng ulan, alak talaga ng hangin. But then I pray na nawaligtas tayong lahat. Nasa mapayapa tayong lugar, hindi tayo napapahamak at gabayan tayo ng Diyos lagi-lagi, no? So let's start. So first daw, sabi ni Raven, yung number 2. Ano daw yung number 2? Greet the guest when the front desk introduces you. Tama nga ba? Tingnan natin kung tama si Raven. Very good. So our first step is greet the guest when the front desk introduces you. And after that, after ni Bellman na ilapit si guest kay sa front desk for the registration, then after na si front desk, tatawagin niya si Bellman, i-introduce sa kanya na siyang magdadala sa kanyang room. Okay, then greet the guest when the front desk introduces you. Alright. So next, ano kaya ang next po? Ano kaya ang pangalawang step? Okay, good afternoon. Si Francis Puno, 7 Sympathy. Alright, good afternoon. Okay, number 2. Anong second step natin? Our second step is, tingnan natin. Second step, also number 5, assist guests with their luggage. O, let's go. After we greet the guests, okay, then now we're going to assist guests with their luggage. So, approach natin si guest. A guest, I am, after natin magpakilala. So at sabihin natin, can I assist you with your luggage? Alright. Second, number 5, tama si Raven. Very good. Alright. Number 3, ano ba ang third step? Ano ba ang third step sa escorting guests to his room? After natin i-greet siya, after natin siya mag-assist guests with their luggage,
Ang third one ay, sabi ni Raymond, number 7. Alright, tingnan nga natin kung tama. Number 7? Okay, very good. Number 7 is load luggage to the cart. Okay, after natin i-assist si guest with the, sa kanyang luggage, then ilo-load na natin yung mga luggage na sa cart. Okay, by ano? By counting again. Ika-count natin lahat ng mga dala niya bago natin ipasok, i-load sa ating luggage, o, ay sa ating cart. Then sabihin natin, i-confirm natin, ma'am, that your luggage, bibilangin natin, you have 3 luggages. Okay, tapos ask natin, is there anything valuable things na meron doon sa loob na yan para aware tayo kung meron man o hindi. Okay, so number 3, tama. Very good po. Number 7 is third step. Fourth step. Ano ang fourth step? Sabi na Raven, ang fourth step daw, number 8. Tingnan yata natin kung number 8. Alright. Ang tamang sagot ay number 4. So, after natin i-load yung luggage to the cart, then now, take the guest to the elevator and explain how to access the guest room floor. Okay. After natin i-load yung mga luggage ng guest, so now, it is time na i-assist na natin siya, no, papunta doon sa elevator, papunta na sa kanyang room. Okay, that's number 4. Eh, how about number 5? Fifth step. Ang fifth step po ay, ano kaya? After natin i-take the guest to the elevator and explain how to access the guest room, ang fifth step po ay, okay, ano kaya ang fifth step? Okay, good afternoon. Prison J. Galang, 7 Sensibility, Pamporak National High School. Good afternoon also to Sirens B. Porte, watching Pamporak National High School. Hello, good afternoon sa inyo lahat, mga taga Porak National High School. Alright, ano kayong number 5? Ang number 5, sabi ni Raven daw, number 1 daw yung number 5. Alam, teka, pang problem. Ang kaso ko alam, number 4 na siya. Number 4, fourth step yung number 1. Ano kaya ang fifth step? Ang fifth step ay number 10. Escort the guest from the guest room to their room na. After sa elevator, pagkalabas natin sa elevator, automatic escort na natin si guest papunta sa kanyang room. Of course. Alright. After ng fifth step, ano kaya ang sixth step? After natin escort si guest from the guest room floor to their room, ano kaya ang next step? Ang next step ay number 6. Enter guest room and show him how to use their key cards and locks. Of course, pagdating natin doon sa room niya, automatic hiram natin yung key card kay guest, then ituturo natin sa kanya kung paano gamitin itong key card. Kasi gaya nga na sinabi ko sa inyo nakaraan, ang key card po, pag ginagamit po natin siya, mayroon ngayon that's why, may tap, okay? Meron naman di insert, okay? No? Pero kadalasan kasi ngayon, di tap na. Yung parang itatapat muna yung ano sa sensor. Opo, yun na po. Good afternoon po, sir. Good afternoon po, sir. Sir Maester, Sir Miranda. Good afternoon po. Good afternoon, Sir Jobert. Or vice, this is step number 6. How about step number 7? Ano kang step number 7? After natin to enter guest room and show him how to use their key cards and locks, ang 7th step naman to ay number 4. Hold the door open to let guests enter. Diba, naturo na natin sa kanya ulit. Naturo na natin yung paano gamitin yung key card. Pagbukas, huwag muna natin siya papasukin. Buksan muna natin yung mga ilaw. Check natin yung yeah, open natin window, check natin air condition kung malamig na ba. Then after that, then hold the door, then papasukin si guest. Okay, next. Ano kaya next? 7 steps, 8 step. Ang 8th step po ay over unpacking service of luggage if possible. Then after the mga pasok, inilagay na natin, inasnat si guest kung saan natin ilalagay yung kung saan natin nalagay rin kay mga luggage. Pag sinabi niya dito na sa tabi, okay, nalagay natin. And after that, nasabihin, aas natin si guest, is it okay to you if I'm going to unpack your things?
Eh sinabi niya, okay, sige, edi iyan pa mo, magkukupi ka, ilalagay mo sa closet. But then kag sinabi niya, no thanks, okay, sige, tuloy ang steps natin. Next step, our ninth step po ay, number nine, show the guest the room features. Ano-ano yung mga sasabihin natin, i-explain natin kay guest yung mga room features, yung mga kagamitan na pwede niya magamit. Okay? Kunyari, may libreng wifi, ito ang password po. Meron tayong hot and cold shower, kunyari na gano'n. I-set mo lang sa ganito po, ganyan-ganyan. Ano pa? Yung, okay, meron tayong, meron po tayong mini bar. Pag ang mini bar po, alaman po nito yung mga food and beverages. Pero po, hindi po kasama ito sa mga binayaran nyo. Pag uminom po kayo dito, at the end of your stay in, ibibilangin po ng ating housekeeper na yan. Then siya po ang babayaran, magka-top up siya sa inyong balance. Sa siyang babayaran nyo, at the end of your stay in po. Alright. So, nag-dep daw si Raven. Oh. Thank you Raven for the participation. Ah. So, good afternoon. Amy Colin C. Malyari, grade 7, Sincerity from Porac National High School. Alright. Sir Francesca Lynn B. Sigua, watching from grade 7. Sincerity, Porac National High School din. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Annabelle C. Olabi, good afternoon po, watching from San Isidro Integrated National High School, Lipa City, Batangas. Hello po. Orban last, of course, the last but not least, number 10 is thank the guests and politely leave the room. Okay, magpasalamat. At sabihin ka, guys, thank you. Thank IMCJ. Thank you for choosing our hotel. Okay. God bless and enjoy your stay in. If you have some problem or you need help, don't hesitate to dial kung ano yung number na ipoprovide mo. Then after that, again, thank you and enjoy your day. Tapos, politely lalabas ka, huwag mong tatalikuran si guest. Pag lalabas ka ng door, dapat mag-move ka lang backward, hindi ka tatalikod. Mag-move ka ng 3-step backward bago ka lumabas sa pintuan. Okay. Bakit kaya? Ba't kailangan ng ganun? Ba't kailangan mabagal move 3-step forward? Dapat nakaharap ka pa rin sa kanya, hindi ka tatalikod. Baka kasi hindi lang maitanong si guest sa'yo. Okay? It's a sign pa rin ng respect sa kanya. At politely and sincerity rin. Alright. So that is our last week na napag-aralan. Okay. I hope and I know lahat kayo alam na yung pagkakasunod-sunod on how to escort guests to his room. Then now, let's proceed to our topic. Handling guest luggage. Paano nga ba protektahan? Paano nga ba ang tamang paghahawak, pag-handle ng mga luggage ng ating guests? Alright. So, bago lahat, sagutin muna natin to. Learning activity number one. Arrange the following steps on how to handle guest luggage upon arrival, right? The corresponding sequence number on the space provided. So, ang sasagutin natin dyan, either lalagyan natin, 1, 2, 3, 4. Okay. Ano nga ba ang first step dyan? Ano kaya ang first step dyan? Alright. Sige, tingnan natin kung ano yung first step. Ang first step dito ay, ano kaya? So yeah, bang hinihintay natin, gumati muna tayo. Nasabi niya, thank you for coming. I'm Raven. Can I escort you until you go outside? Hey, practice lang. Kulang pa grammar. Ha? Okay lang yan. At least you try, di ba? Very good pa rin. Thank you, Raven Gallarda Relativo. Alright. Sabi ni Maria Sabina Mercado, 17 pati Porac National High School. Active ang mga taga Porac National High School. Hello, good afternoon sa inyo lahat. Welcome po sa Itulay EdTech Unit po. Good afternoon po sa inyo lahat. Sorry, bigla ko natawa sa comment. Alright. So, again, ano kayo yung number one? Ano kaya yung number one dyan? So, the first step will be, okay, check-in luggage. How about the second step? Okay. The second step is, again, return check luggage to guests. That is the second step. How about the third step? The third step is, doon. So, parang nagsunod-sunod na doon ah. So, maintain the luggage closet. How about the fourth step? Of course, the fourth step, lost luggage and unclaimed luggage. Okay, isa-isayin natin ito ngayon. Itong ating pagtutuunan ng pansin sa araw na ito.
All right, let's proceed. So check in luggage, return check luggage to guests, maintain the luggage closet, and lost luggage, unclaimed luggage. Ito po yung mga steps on how to on handling guest luggage. Okay, let's proceed to check number one, check in luggage. All right. Check in luggage. Una, attach a luggage claim check to each piece of luggage. Okay, I have the example here. So, ito po, kung nakikita nyo ito, ito po example ng, okay, luggage. Okay, ito po example ng luggage. So, paano po ba natin i-attach yung claim check po sa bawat luggage? Okay, kung sa airport pupunta ka, okay, meron sila doon, sa panahon ngayon kasi uso na sticker. So, nilalagay nila ang sticker dito mismo. Ito, sa handle na to. Yan, sa handle. Dito nila inilalagay na yan. Yan. Then, doon sa claim stop na yon, meron doon na parang yung hahatiin mo siya doon para yung isa, may iwan dito, yung isa ibibigay kay, yes, okay. Saan pa? Kapag naman yung may mga tali, automatically, kadalasan yun dito nilalagay po yan sa butas. Sorry. Yan. Sa butas po. Yan. Yan dito sa butas ng, dito sa ano, sa zipper. Okay? Diyan po nilalagay. Okay? Then, after that, i-tear off po yan, tatanggalin, tapos ibibigay kay guest. Ito po yung ating, okay, second step sa check-in luggage. Okay, tear off, check stubs, and present them to the guests. Explain to guests how to pick up check luggage. Ayun po yun. Then after po yan, again, iti-tear off natin yung claim check stub. Then ipre-present natin siya kay guests. Okay, tapos yung mga luggage na ilalagay na sa cart. Okay, ilalagay na po sa cart yan. Then, we're going to explain sa guests paano ipipick up yung kanyang check luggage once na kailangan na niya. Okay, that is the second step for the check-in luggage. Third, if valuable items are being checked, note where you stored item on your part on the claim check stop, of course. So, aalamin natin, in case na di ba tinatanong natin si guest yung una pa lang, is there any valuable things inside of your luggage? O sinabi na meron, okay, asaan po, alamin natin kung asaan. Kunyari, nandito sa bag na to. Ang gagawin natin, magte-take note tayo, kunin natin yung ballpen natin or yung ating, okay, meron tayong marker, doon mismo, doon sa ano na yun, sa tawag doon sa claim stub na yan, doon natin maglalagay tayo ng palatandaan na may valuable things doon. Bakit? Para alam natin kung ano yung mas idodoble natin ng pag-iingat na luggage. Okay. So that is number next steps in check-in luggage. Okay. Next. Store luggage in the designated closet. Okay. So now, after nun, i-store na natin si luggage kung saan siya naka-designated. Okay, dapat ang pag-store natin maayos. Sa sizes dapat. Kung lahat malaki dapat nasa isang lugar. Tapos yung mga mabibigat nasa ilalim, nasa taas yung mga magagaan lang. Okay, ganun dapat yung pag-store ng luggage. Okay, that's a check-in luggage po. Ano pa? When you store luggage in an overflow area, mark it on the claims check stop. Ayun nga po. Kapag ganun din, kapag overflow ng area, ang gagawin lang natin, mag-imamark lang din natin doon sa claim check stop dyan. Okay? So next. Okay. Sorry. So this is the example of luggage claim stop. Okay. So nakita natin dyan. So meron dyan na parang, ayun, dyan, nandyan yung parang iti-tear up natin dyan. Tapos same information lang, doon sa taas at sa baba. Yung nasa lower part, ayun ang ibibigay natin. Ibibigay natin kay guest. Okay? And also, ito, yung may mga paragraph. Kasi ayun yung steps also on how to claim yung kanyang check luggage po. So, ibibigay din natin sa kanya. So, isulat natin yung pangalan, kung ilan luggage, kung ano yung, kung meron bang nakalagay na valuable things sa loob. Ayun po.
So this is the sample of luggage claim stamp. All right. So next, number two, returned check luggage to guest. Okay. Ito naman yung i-return na natin yung kanyang mga luggage sa guest. Kunyari, okay, tapos na siya sa isang activity, babalikan na niya at kukunin na niya kanyang luggage. Ang una natin gagawin, ask guest to claim stub. Okay, i-ask natin na i-claim natin yung stub sa kanya, yung binigay natin sa kanya. Okay, then next, ganun lang kadali po. If the guest has lost their claim stub, paano kaya kung na si guest nawala yung claim stub niya? Kasi hindi natin maiiwasan yan. Mangyayari yan, lalong-lalo na kapag lahat ng itinabi niya lahat ng kanyang luggage, isinama niya sa kasama doon sa Pinay store niya. Okay, at wala siyang dala kundi wallet lang niya at nilagay lang niya sa mismong, o kaya wala siyang dala, nilagay lang niya sa kanyang bulsa. Kadalasan nangyayari yan. So nawawala o ba pag nawawala? Okay, if the guest has lost their claim stub, follow the property standard in claiming baggage with lost claim stub. So meron tayong standard na dapat sundin in case na mawala 'yon. No? So ang kadalasan ginagawa po, kadalasan sa mga some of the hotels, may charges once na nawala yung stub. May mga ganun po 'yon. Okay? O kaya naman may pipila pa na form tapos bago mo ma-claim na yung iyong mga luggages. Bakit? Nagdo-double ingat lang din ang hotel, ang mga front desk natin, no? Kasi sinasabi mo na nawala tapos pinipilit mo na sa iyo ang luggage, paano pag hindi naman pala? So nagdo-double ingat lang sila. Okay? So that's number two. Return check luggage to guest. So number three, so maintain the luggage closet. Okay. So una, strengthen all items. Once na hindi pa kinuha ni guest yung kanyang mga luggage, in-stay pa rin niya doon. Okay. Kunyari medyo matagal yung kanyang activities o marami siyang ginawa. Okay. So anong gagawin natin para ma-maintain natin yung luggage closet? Okay. Unang-una, strengthen all items. Okay. Ingatan natin na ang lahat ng mga luggage dapat nakaayos. Sabi ko nga kanina, yung mga same sizes, yung mga mababibigat, dapat nasa ilalim, in case, di ba? O tapos yung mga magagaan siya yung nakapatong doon sa mababigat. Tapos yung mga luggage na valuable, na may mga valuable things, siya yung dapat iiwas sa mga mabibigat na patungan, ipapatong, dapat tawag doon, i-separate siya, yung mga gano'n, no? Tapos, yun, yung pagpapatong parang dapat matiba, hindi yung parang pag konting may kinuha ka lang saglit, bigla naglaglag ang lahat. Dapat, sa lahat ng mga bellman niya, automatic, mayroon silang mga training, yung mga ganyan, on how to strengthen all luggages. Okay, all luggage. No, next. So, make sure all luggage are grouped accordingly. Of course, yun nga. Kunyari, yung mga sizes, same sizes, mga mabibigat, yung mga maliliit, dapat la-group siya or kaya ito yung sa may-ari, o ito yung kay Mr. Tolentino, ito dapat nandito lang yan. Ito naman kay Miss Guagua, yung mga ganun. No? So, ganun po yung number three, maintain the luggage closet. Alright. So, next, maintain the cleanliness of the storage. Of course, isa yan, syempre, sa mga na dapat meron ang isang hospitality industry. Dapat sa lahat, hindi lamang sa luggage closet, dapat lahat ng parte malinis. Okay? Dapat lahat malinis, lagi-lagi siya naka-order. Sabi nga, may mga talaga na mati kahit alikabok, dapat walang alikabok. Dapat talaga masinim lahat, malinis sobra. Okay? Yung pag nakita ni manager, okay, hindi masakit sa ulo tingnan. Okay, hindi ka na mapapagalitan. Okay, no? So, good afternoon, Roy Diana Rose. Diana Rose, 1, Roy Service Spiritual Leader, Porac National High School. Next sa Dizon, 7 Sincerity, Porac National High School. Hello sa inyo, next sa Dizon. Ang daming mga taga-Porac National High School, ah.
Maraming salamat, no? Patuloy lang tayong suportahan ng ating Dito Live. Alright, let's proceed. Okay, yun nga po, let's maintain the cleanliness of the storage. Okay? Kasi pag marumi, maaari pwedeng pasukan ng mga daga, ipis, kembe, ayun yung mga gusto ng mga ano eh. Ayun yung mga gusto ng mga yan na madudumi. Kaya kailangan laging malinis. Okay. Next, ensure that luggage do not obstruct entrance and exit areas. Of course. Siyempre dapat, para in case na maraming customer na guest, tapos nasa dulo, yung unang-unang kukuha, hindi ka mahihirapan. Hindi nakaharang sa entrance, hindi nakaharang sa area, hindi nakaharang sa exit areas, pa hindi magulo. Para smooth lang ang trabaho mo, hindi ka na nahihirapan. Diba? Hindi ka mahihirap, smooth lang ang trabaho mo. Kasi at the end of the day, kung ikaw ay pabaya, automatic, ikaw din magsasuffer. Diba? So dapat, simula pa lang, from the start of the day, dapat ang trabaho mo maayos na. Para uuwi ka, i-close mo ang iyong time ng maginhawa at walang sakit sa ulo. Tandaan natin yan, no? So that is, maintain the luggage closet, ensure that luggage do not obstruct entrance and exit area. Okay? Ayusin natin kung saan dapat nakalagay. Okay? Yung maaliwalas. Next. Lost luggage, unclaimed luggage. O how about kapag nangyari nga na lost yung luggage, nawala, hindi makita. Okay? Or kaya naman, hindi na-claim ni customer. Like guess, ano kayang gagawin? Una, follow properties procedure in the lost luggage and unclaimed luggage. Meron po tayong sinusunod, no? Na mga procedure, no? In case na may nawalang luggage at in case na merong hindi unclaimed luggage. Okay? So, mapag-aaralan natin ang susunod yan. But then, isa sa mga dapat isinasaalang-alang, okay, once na may na-lost luggage, okay, automatic, fill up ng form, okay, na meron ngang na-lost na gamit, i-fill up doon ano yung mga laman, anong kulay, okay, ayun yung mga isa sa mga kailangan isulat ni guest once na nawala. Or kaya kapag unclaimed luggage naman, okay, hindi nakuha sa araw na yon. Alam niyo, karamihan to, hindi lang naman to basta pag sinabi natin ng hospitality industry, kasama na dyan yung mga restaurant, yung mga sa mall, yung mga ganyan. So marami. So, alam niyo sa mall, marami talagang hindi na-claim na luggage. Okay, yung mga iniwan lang doon. Biglang nakakalimutan. Isa na ako doon. Okay. So mayroon tayong mga properties procedure na kailangan sundin once na may mga ganyang pangyayari. Okay. So now, for some knowledge lang po. So I will give you 5 things, no, na not to pack in your checked baggage. Once na ipapa-check mo to, i-check in mo yung luggage mo. Okay? Ano yung mga 5 bagay na dapat hindi mo isama sa pag-pack sa iyong luggage once na i-check mo siya? Una, gadgets. Tandaan po natin na gadget. Bakit? Napaka-importante na lagi natin dala ang gadget. Diba? Dahil, lalo-lalo na, siyempre, pag nilagay dito, pwede mangyari na masira. Diba? How about, paano if ever na mangyari na yung, diba, sa sobrang init, minsan nag-o-over yung, umiinit yung gadget natin, paano pag doon nasira? And also, tandaan natin that our gadget, napaka-importante, kailangan natin yung cellphone natin, diba? Kailangan natin yan. O nga, nasira cellphone ko, kaya parang ang hirap eh. Ang hirap-hirap ng buhay na walang cellphone. Joke lang. Hindi, kasi napakahalaga po talaga noon. No? Para, lalo-lalo na sa tulad kong nagtatrabaho. Ayun. Napakahalaga po yung dapat lagi natin siya. No? Next, expensive jewelries. Siyempre expensive yan, ayaw mo mawala yan. No? So wag mong isasama sa mga luggage mo. Alam mo, napakahalaga, dapat ikaw meron kang dinadala na yung hand carry bag, or kaya sa baba ay yung mga shoulder bag, or kaya sa lalaki yung mga uso ngayon dito na bag na pang chest bag tawag doon. Doon natin lagay yung mga cellphones natin and also expensive jewelries, no?
para wala tayong sakit ng ulan, wala tayong alalahan, may iniwan tayong mga expensive jewelries doon. Ilagay natin sa ating, ano, yung sa ating carry bag. Carry bag ba yung tamag doon? Okay, so expensive jewelries. Next, yung important travel documents. Okay, napakalaga yun. Dapat, meron din tayong nakalagay doon sa ating hand carry na bag na yung mga important travel documents natin. In case nahanapin, okay, in case nahanapin, at least, nandun siya, ibibigay mo na agad. Hindi mang maghanap ka pa, saan ko ba na ilagay yun? Saan ko ba na ilagay yun? Na magbubukas-bukas ka pa ng mga luggage. So, kung meron kang hand carry bag, doon mo na lang siya kukunin. Okay? At saka yung case po, na ano, na siyempre, minsan, paano pa nga pa nalos yung luggage mo? Nawala. Okay? So, at least, hindi ka sasak ulo mo kasi alam mong meron kang dalang hand carry bag at doon nakalagay. Okay, next, do not pack all your clothes to your baggage. It's luggage. Okay. Okay, wag natin i-store yung wag natin i-store lahat ng gamit ng ating clothes sa baggage, sa luggage natin. Mag-iiwan pa rin tayo, maglalagay tayo sa ating hand carry in case nga mawala to. Kung yan nawala yung luggage natin, paano yun? Ano yung susuotin mo? Wala. So at least meron kang handa. Boy Scout ka, Girl Scout ka, may nakalagay ka sa hand carry mo. Para in case na mawala yan, okay, may susuotin pa rin ako. Diba? Tama naman ako. So last but not least, napakahalaga, charger. But charger? Sorry for that, not charges. Charger, I mean. Okay, it is charger. Kasi walang saysay yung gadget mo pag wala kang charger. Paano pag nalobat? Paano pag na low battery siya? Oh, di ba? So charger is also an important thing na kailangan hindi mo isasama dito. Ilagay mo sa ano mo, sa hand carry bag mo. Okay, tandaan niyo na, yung 5 things not to pack in your checked baggage or luggage, okay? Gadgets, expensive jewelries, important travel documents, do not pack all your clothes to your baggage or luggage, and last is charger. All right. So ayun ang tatandaan po natin, no? So Jade Ann D. Allison, 17th Sincerity, Porac National High School. Hello po sa'yo. Fantastic Friday. All right. So diyan nagtatapos ang ating topic for this week. Quarter 4 week 3. Okay? So I hope may natutunan kayo. I hope madala nyo to, yung natutunan sa inyong mga kanya-kanya eskwelahan. Alright, so maraming salamat. Muli, ako ang inyong tutor saya, Tutor Tastic, at tutor kulit na si Tutor CJ. So, thank you so much. Up next, contact center service written by Tutor RJ. Maraming salamat. Bye-bye! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating E2Light tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating E2Live free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating E2Live tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!